Hello! Magandang hapon sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Noylo TV. And today, ang i-update ko naman ay ang aking paghahakot. No? So, pumunta kami ng tatlong area kanina para mamili ng mga ito. So, yung total po na napamili natin kanina ay umabot po siya ng 42,096.23. So, halo-halo ito. Bumili din ako ng limang sakong bigas na tag 1/2. Then, of course, mga chicherya, ipapakita ko mamaya. And then, limang trays ng eggs. And then, yung mga beauty products na hinahanap dito. So, mayroon nito yung mga buting-ting. And sa NCCC ay nakapag-grocery po tayo na tumutal po ng almost 20,000. It's 19,932. So, ito po yung lahat ng mga resibo na napamili natin today. So, after ng holiday, ay naghahakot na naman tayo para naman po sa recharging, o diba? So, for the new coming day naman na mag-start na naman yung mga klase ng mga bata. So, ipapakita ko ngayon ano yung mga napamili natin and saan po ako magpa-pricing. Kasi, ipapricing ko agad para naman ma-display agad. So, dito po ako sa baba ng pricing sa bahay namin sa likod. So, while watching, ayan. So, yan po yung ano natin. So, magpa-pricing tayo mamaya. Then, ipapakita ko, mag-unboxing din tayo. So, ano yung mga ibibenta natin. At saka mayroon din ako mga bagong product na mga Korean foods like seaweeds, saka yung mga chocolates na nabili din natin. Para naman, mayroon tayong mga bagong items sa ating tindahan and pangdagdag benta na din. So, kailangan talaga natin na mayroon tayong mga i-add-on sa ating sa ating mga paninda o di ba para naman dagdag ng ating kita. Hindi po tayo na naka-focus lang tayo kung ano yung usual na binibili ng ating mga customer. Kung gusto nating tumaas yung sales natin ay mag-isip po tayo ano yung pwedeng na ibenta, yung mga bago sa paningin ng mga tao na pwedeng bilihin nila like sa mga Korean food. So, meron na din tayo. So, meron ako mga bagong item na mga Korean food. So, stay tuned po tayo para ma-share ko naman sa iyo yung unboxing ko sa aking mga nahakot. So, dito po tayo magpa-pricing. Na-unbox ko na to. Ito yung nasa 19,000 na napamili natin. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na cartoons na nabili natin at saka syempre yung 6 na bundle ng mga chicherya. Actually kahapon naka-deliver naman yung distributor ng Unilever yung mga chippy, yung mga yato, so dinagdag ko na lang yung iba na kulang. Yun. So, ito naman. Ito yung mga buting-ting na mga pampaganda na mga make-ups. Mayroon din tayong nabili na mga pamatay insekto. O, yan. Kasi mabili din yan dito. Mas mura kasi tapos malaki. Kaya, ito i-unbox natin mamaya. Ito yung mga pampaganda. Yung mga make-up set. Ayan. Tapos, ito naman yung sa mga new Korean foods na i-unbox natin. Mga bagong klase ng mga seaweeds and itong bagong luncheon meat na Korean food. So, isang box ito. Kasi pag bumili ka ng yung naka-wholesale talaga naka-box, iba talaga yung price niya kaysa magbili ka ng mga pa-isa-isa. So, ito po yung mukha niya. O, diba? So, benta ko nito is 150. So, mas mura siya sa yung sa local na Spam. Saka mabili din yan. Kasi mas meaty daw ito. Kaysa dun sa isang naibenta ko na luncheon meat, yung lote na blue. Yan, meron din tayo mga chocolates. Ganyan. Mga bagong chocolates. Mayroon din tayo mga almond. Ganyan. And mayroon akong bagong biscuits na hindi ko alam. Pero maganda kasi sa tingnan. So, nagbili lang ako ng 6. So, try naman, baka mabenta. Then ito din, sweet corn balls. Yan po yung bago. Tapos bagong seaweeds. Bumili din ako ng ganito.
Kasi mabenta talaga siya sa akin. Minsan may bumili ng tatlong pack, ganyan. Ayan, kaya dinamihan ko na, o, diba? Then, bumili din tayo ng sako-sakong bigas. Then, yung itlog, na-display ko na po, yung 6 trays. So, yan po. So, go na tayo for pricing. So, while nagpa-pricing ako ngayon, ay meron lang akong gustong i-share sa inyo. Kasi meron ako nakita doon sa isang grupo na sinalihan ko. Hindi ko na lang babanggitin ng mga grupo ng mga may-ari ng sari-sari store. So, nakita ko doon kasi na isang araw, parang konti lang yung sales niya. So, naramdaman ko yung salita niya doon na talagang nahihirapan siya. Yung parang benta niya is ganun lang kaliit. So, yun. So, mayroon lang ako i-discuss, i-share naman sa inyo, no, paano ba natin mapanatili. Ito'y idea ko lang na naisip ko talaga na nakuha ko naman din during the time na we ran the business of our or my previous employer. Kasi talaga nga namang inalaw nila kami na mag-plan, no, to run the business. Parang part tayo sa committee, parang ganun. So, nalagay ako sa operation. So, tapos, nadaanan ko na din paano mag-ano ng finances, yan, ganyan. And part din sa operation is yung marketing kasi, services kasi yun sa amin. So, naisip ko lang, o nga naman, bakit ba ganun lang yung benta niya? So, hindi kasi natin siya ma-prejudge dun. Baka nga lang talagang may problema or talaga nga lang walang tao. So, alam naman natin na pag magkaroon tayo ng negosyo, ay una magkakaroon tayo ng planning. Na-vlog ko na din yon. So, dapat yung location, ganun naman talaga, di ba? Pero ang itatakil ko ngayon ay tatlong area po sa pagkakaroon ng negosyo na in my own understanding. So, paano natin ba, mga tips lang no na in general na applicable sa ating mga merong sari-sari store. Tatlong aspect or criteria po ang ating, so yun, kasi may nag-Gcash. So yun, tatlong area or criteria sa pagninegosyo na dapat nating tandaan, na dapat ay na-monitor natin. Kasi sabi nga, everything gets monitor, gets done. Everything gets monitor, everything gets done. Parang ganun. Pag i-monitor natin, ay sigurado namang makukuha natin ano yung gustong result na gusto natin sa ating negosyo. So, mayroon akong tatlong i-share sa inyo. Ito yung paano natin panatilihin ang magandang pagpapatakbo ng ating negosyo. Number one is dapat tingnan natin yung operation. After tayo mag-planning, nakita na natin yung magandang location, ay dapat ay tingnan natin ang operation. Pag sinasabi natin operation, ito yung takbo ng ating pinasukang negosyo. Like for example, kung sari-sari store tayo, sa operation dapat sa store natin, una is completeness. So, dapat yung kung sari-sari store man nga lang tayo, unahin natin yung ano yung mga malalakas na mabibenta, yung mga basic needs sa consumable natin. Like food, ay yung mga drinks. Kasi yung mabenta sa atin, una is bigas. Yung mga pang-ulam-ulam, mga canton, mga noodles, mga canned goods. And then yung mga drinks na mga pampalamig at mga ice creams. Dapat mayroon tayo doon. Pero hindi ko sinasabi na kailangan mong gawin yan. Pwede mo kung konti lang yung puhunan mo, nagsimula ka lang sa maliit, edi unahin mo yung pinaka-basic talaga na pag pumunta po yung customer natin, ay talagang mayroon po tayong maibibigay. Kung wala naman, during the time na pumunta yung customer, make sure na pagbalik niya, meron ka na. Kasi may idea ka na, kailangan pala ito dito. Hindi mo man kailangan damihan na mayroon ka nun sa store mo, at least mayroon ka pong ilan-ilan na stocks para pag bumalik yung customer, kasi yun yung need niya eh. So meaning, ginagamit niya or kailangan niya. So dapat meron ka na sa store. Yun yung part dun sa operation. Kailangan din natin sa operation yung magandang display natin. O, diba? Part din yun sa dapat ma-monitor natin. So, yun yung mga kailangan natin. So, na dapat ready yung mga stocks natin, hindi mga expired. So, yun yung part sa operation. Kalinisan ng ating tindahan, yung
customer service na kailangan natin ibigay sa ating mga customer. Hindi lang po yung magandang product, no? Kailangan din yung customer service natin kasi it matters talaga a lot yung customer service. So marami tayong mga issue na naririnig ngayon na dapat, ako naniniwala naman din talaga ako na customer is always right. Pero minsan nga lang may mga customer na parang below the belt na, so yung pangungutya. So parang iba naman din yun. Pero we have to always listen to the customer talaga. Kung kaya nating pagbigyan yung naramdaman niya, then ibigay natin yun sa kanya. Kasi mag-reflect kasi yan eh. Yung impression natin na ipinapakita sa kanya, mag-reflect yan sa kanila at sigurado hindi na yan babalik at bibili sa tindahan mo. So, yun yung mga other operation activities na kailangan sa tindahan natin ay dapat panatilihin natin maganda at standard. Kung hindi man standard, at least maganda na naibigay natin yung satisfaction na kailangan ng ating customer. So, yun po yung sa operation. So general lang itong binibigay ko sa inyo. Meron na din ako mga na-vlog na parang specific siya, pero ito yung parang ano na lang din, reminder, parang ganun na lang, na dapat ay i-monitor natin. Mga basic at saka pinaka-importanting aspect para mapanatili natin yung magandang takbo ng ating negosyo. Number 2 naman is ang financial side or financial aspects or financial criteria naman talaga. So sa financial natin, sa ating pagninegosyo, dapat i-monitor natin na dapat una, nasabi ko na palagi na panatilihin natin yung magandang cash flow. So yung para lang sa operation ng ating or para lang sa negosyo natin ay dapat isiparate yung mga personal natin. Kung may kinuha man tayo sa tindahan natin ay dapat bayaran natin yan. Kasi kung nalagay mo na yung product mo sa tindahan mo, ikaw ay customer na mismo. Hindi ibig sabihin na ikaw yung may-ari, kuha na lang tayo ng kuha. Hindi po. Kasi nung binilagay natin yan sa display, may cost po yan. So dapat may markup yan. Part din yan sa ating finances na yung pinaikot-ikot natin. Kasi kung hindi, talagang mawawala po talaga yung paninda natin. And ano yan siya? Hindi yan siya parang chismis. Talagang totoo po yan na mawala talaga yung capital natin. Then yung cash flow, kailangan din na okay din yung cash flow natin. Hindi yung pag may benta tayo, kinuha natin lahat. So, dapat maintindihan din natin paano ba tayo kumuha ng ating earnings, no? Kung ano ba yung dapat kunin natin. Kasi hindi yung benta natin ay sales natin. So, dapat alam din natin yung pasikot-sikot paano natin i-manage yung finances natin. Kailangan talaga na... Teka muna. Ayun. So, tuloy po tayo, no, sa aking pagbablog. So, nandun na tayo sa finances na area or sa side ng finances na part naman sa paano natin mapapatakbo na mabuti ang ating negosyo, di ba? So, i-correction ko lang kasi ni-review ko yung sabi ko na benta is uses the same, nakakaloka. So, yung hindi ibig sabihin, ang ibig ko sabihin ay yung sales natin, hindi ibig sabihin niya, yun po yung kita na natin na pwede na natin gamitin. Mayroon tayong iba't ibang pamamaraan paano natin kunin yung kinikita natin. Pero sa akin kasi, sa side ko talaga, ginawa ko talaga siyang proper accounting. So hindi po kami kumukuha daily ng kita namin. Like for example, magkano yung markup ko, kinukuha ko in a day. Kung magkano yung sales ko, hindi po ganun. Nag-accounting po ako. Sinunod ko po yung proper accounting para naman makita ko at ma-appreciate ko talaga ang growth or ang pinag daanan ng aking tindahan or yung transaction ko in a month or in a year, kasi nag-a-account talaga ako para lahat po ng mga expenses ko ay ma-deduct ko, no, makuha ko talaga para ma-appreciate ko na ito lang pala yung kita ko, para yung capital ko na pinapaikot-ikot ay nandyan lang siya, nakalutang lang siya kumbaga, para po mas marami pa akong mabibili. And then isa din sa ginagawa ko ay pag may excess money na ako, like for example na naka-ruling na ako tapos mayroon pang excess cash, yun po yung ginagamit ko na other project or parang sabihin natin na katas ng aking sari-sari store. So every year mayroon akong project na planuhin or bilihin para naman yung ano, parang other investment ang dating. So dapat mayroon tayong ganun, no? Dapat
marunong po tayo ma-account lahat ng in and out ng ating finances sa ating negosyo. Kasi sa akin, kahit na sari-sari store lang yan o yung tindahan ko ay ganun lang, ay gusto ko talagang makita or ma-account ng mabuti. So, yun yung sa finances. Tapos, dapat alam mo paano ka mag-account sa transaction mo. Like, for example, yung sa BO, malaking amount yan pag hindi mo yan siya mamamanage. So, it is connected with the operation kasi dapat i-monitor mo yung mga expiry. Huwag kang bumili ng marami pag alam mo naman na hindi naman siya mabenta, ganyan. So, tapos ako, ang ginawa ko, nag-aalat talaga ako ng certain percentage every month based on my sales na binabudget ko siya magkano yung estimated BO ko. Tapos kinukuha ko yung actual na BO kasi hindi talaga maiwasan may BO eh. So yun, pag malaki yung BO ko na inaalat ko, tapos maliit yung actual ko, so pwede ko siyang, ang tawag nun, kunin, tapos ilagay ko siya sa other income ko at the end of the month. So, yun yung ginagawa ko. So, importante talaga ang finances. Kasi, pag hindi mamanage ng maganda yung finances natin sa tindahan or sa negosyo natin, talagang wala. We thought na okay ang negosyo kasi may nabibenta pa tayo, but at the end of the day, so, yun, sa finances na po tayo. So, kailangan din natin na marunong tayong mag-manage ng ating mga finances. Hindi po ibig sabihin na kung may kita na tayo sa tindahan, ay kailangan nating bumili ng kahit na ano para sa personal natin. Ako, naniniwala ako sa delayed gratitude kasi dapat palakihin na natin yung negosyo natin na mag-income siya ng malaki bago po tayo i-treat natin yung sarili natin. Kaya nga ang sa akin ay every year end, doon ako mag-aalat ng para sa sarili ko or sa amin. So, dapat ganun din tayo. Tapos yung mabibili natin na para masasabi natin katas ng ating tindahan, ako naniniwala ako na yung mas productive pa din na pwede kong ma-invest parang ganon. So, dapat ganon po tayong mag-isip para naman po na mayroon po tayong, magkaroon po tayo ng other source of income. Mayroon po tayong hindi lang po, kasi ito active income natin itong pagtitindahan eh. So, dapat mayroon din tayong mga passive income. So, yung mga excess cash natin doon sa tindahan natin ay dapat ting i-invest natin into something na passive income siya. So, ganon. Tapos, kailangan din natin na yung mga pamamaraan, paano po tayo makatipid para naman po hindi magsasuffer yung operation natin. So, yun po yung sa finances. Then, the last one naman is ang marketing. Sa marketing side naman, dapat mayroon tayong advanced thinking. Ano yung mga in na in ngayon? So, yun yung mga sinasabi ko na hindi lang po ako nagbibinta ng kung ano yung basic na makikita ninyo sa tindahan. Meron din akong mga binibenta ng mga buting-ting lahat. So, at least makadagdag po siya ng benta natin. Marunong po tayong mag-highlight ng ating mga stocks, yung display natin. Marunong po tayong mag-maniobra, kumbaga, para naman every now and then, every month or every other month, yung display naman natin ay iba-iba yung makikita ng ating mga customer. Para naman ma-appreciate, ay maganda dito, dati nung pumunta ako dito, iba ganito, nandito siya. Kasi kinuha ko yung concept na yun sa mga mall. So, iba-iba yung itsura ng mall, ng mga stocks nila, yung mga pagkakaroon ng rearrangement. So, importante din yun. Then, isa din yung kung marunong tayo mag-online. So, magpo-post tayo sa ating, kasi ako hindi ako marunong, yun yung ex ko talaga yan. Pero kung marunong naman kayo sa mga technology, so pwede kayong mag-go into technology na way of marketing yung mga product na nasa tindahan natin. So, maganda din yun na pamamaraan. Part po ng marketing. So, sa akin, yung simple lang, yung parang traditional lang. Basta ginagawa ko, pag mayroon akong bagong product, hina-highlight ko. Yan, ganyan. So, dapat makita siya ng tao pagdating niya, pagpasok niya sa store ko, makita niya yung mga bagong product ko. So, ganun. Tapos, naka-highlight talaga siya. So, ano yung mga, like for example, sa mga TikTok, yung mga ganun, ay yung mga uso, dapat meron din tayo. Kasi meron akong sukay na nagbibenta siya ng mga pampaganda. So sabi niya, tingnan mo daw sa TikTok, pag mayroong mga ganyan, dapat daw dumaan yung sukay ko. Kaya marami na siyang pinareserve ito. Itong bago kong, yung kabibili ko lang ngayon, yung bago kong klase ng luncheon meat, yung Korean foods. At saka mayroon pa akong mga chocolates, ganyan. So, dumaan kasi siya dito. Ayun. So, last na tayo sa marketing. So,
Yun, kailangan nating mag-isip ng in advance. Yung, ang last kong sinabi is yung sa TikTok. Ganun. Kasi hindi naman ako marunong mag-TikTok. Pero sinishare kasi niya sa akin na lalo ng pag mga pampaganda. So, tingnan ko daw sa TikTok. Pero hindi ko natingnan ha. Kasi hindi ko alam. So, naghingi lang ako ng mga ideas sa kanya na, oh, ganito. Pag may pumunta ako sa kanya yung mga pampaganda, sabi niya, oh, ganito. Ito yung nasa TikTok. So, yun yung binibili ko. Lalo na pag tinatanong na ng customer ko. So, binibili ko talaga pa ilan-ilan na yung mga nadi-display ko. Pero isa sa mga pinaka-ano ko sa mga pampaganda ko, yung skin perfection. Grabe talaga. Tsaka malaki yung tubo ko doon. Kaya, binibili ko talaga siya ng pang-wholesalean para mas maliit yung cost ko. Kaya, ganon. So, ina-highlight ko po yan. So, yun yung way po na makatulong din sa atin. Part doon is yung pagkakaroon natin ng magandang, ano, pagkakaroon ng pagma-market ng ating product doon sa ating tindahan. So, simple lang. Mag-isip tayo ng something unique, something new para sa mga stocks natin na kahit na yan lang yung tinda natin, pero maganda yung display. Isa yung magandang display ng ating mga stocks is another way of doing the marketing. So, yun lang po aking may share. Hope ay man natutunan tayo kahit na nabubulol na ako, putol-putol yung video ko. Hope ay mayroon po tayong nakukuha doon. So, yun lang po ang aking may share. So, thank you po and God bless!